number two. No, tip number one pa. Ah, tip number one. Okay, go. Kailan? So for today's video, we are gonna talk about what can dads do and husbands, okay, partners, para matulungan ang kanilang mga wife, partners, after they gave birth. Ayun. So today, I am with my husband and my little boy. Say hi! Say hi! Say hi! Say hi! So these are 5 tips based on our personal experience, binuo namin itong mag-asawa. Siyempre, hindi na bago ito sa marami, pero we just love to share this today. Ayun. So, disclaimer guys, first of all pala, this is not a perfect marriage. Wala naman siguro. Diba, amore? This is not a perfect marriage, but we are working on it. So, today we are gonna share you some tips that helped us get through it. It's not, wala naman talagang perfect. Pero, merong masaya. So, tip number one, get hands-on from the beginning. Doon papasok lahat yung mga plano mo, kailangan mong gawin, discarte mo, kung paano mo siya magtutulungan. Kasi alam mo kahanak lang niya, and then kailangan unang-una ang technique, relax, kalma ka lang. Para hindi masira yung discarte mo, hindi uminit yung ulo mo. Kasi kailangan mo ng mahabang pasyensya kasi wala kang tulog din. So, hands-on. Dito papasok yung pwede mong tulungan yung asawa mo sa nappy changing, pagtulong sa pagpapaligo ng baby, ano pa ba? Pagpapalit ng damit. Ano pa bang ginagawa na din? Siyempre, yung gawa yung bahay sa iyo muna kasi yung asawa mo, kailangan niya ma-recover muna kasi masakit pa yung... Always remember that your wife is physically, is still physically and emotionally dealing with pain. Emotionally 100%. Yun, panoorin niyo rin ang postpartum vlog ko. Ayan, lagi namin yung link down below. Ano pa? Sa mga mister, pasyensya ang pinaka the best sa family. Lalo sa mga poging katulad natin! Yeah! So, tip number two, help with feeding. So, if your wife decides to feed your baby formula or breastfeeding, pwede nyo siyang matulungan. For example, help prepare the bottles, sterilize ito. Ayun, ano pa? For me, sub your wife. I mean, mag-sub ka, mag-sacrifice ka na pag kailangan niya matulog. Patulogin mo siya, then para ma-recover siya ng tulog. And then, after nun, na ma-recover siya, parang basketball. Pag pagod na siya, sub ka naman. Kasi, kapito, understand. Para balance. Hindi yung, bakit ganun pa, bakit ganun, bakit hindi kong gumawa, no, hindi maganda yun. Kailangan lagi mo rin ititinan kung ano siya, kailangan mo rin mag-sacrifice. And yung mga kailangan mong gawin para sa sarili mo, bawasan mo lang. Kasi tatlo na kayo. Yes. And gusto ko lang idagdag sa breastfeeding, for example.
simple things that you can do since kailangan lagi ng water ng asawa mo, lagi mo siyang dalahan beside her ng water na mainom agad, ready on hand, ganyan. And if she's into pumping, pwede kang tumulong also mag-sanitize ng pang-pump niya, ng bottles again. Ano pa ba? Pwede kang bumili ng mga foods that can help her have more breast milk supply. Ang situation namin, nung nanganak siya, ako lahat ang namimili muna. Yes. Tapos ako muna lahat ang naghuhugas. Naghuhugas? Ano? Hugas ang mga bottles. Okay, yeah, yeah. And then, yun, siya muna sa baby, focus muna siya. Siyempre, pag kailangan niya matulog, ako naman, lalo pag wala akong pasok na ang buwasan, ako nagsasacrifice ma... Magpuyat! Tip number 3, pump her and compliment her. Amore! Pump her and compliment her! Siyempre, kahit hindi naman, gawin mo... you're the best, you're the best. Ano kahit hindi? Kailangan lang ganyan. Kailangan para mapush mo palagi yung wife mo. At, kasi emotional sila eh. Super emotional sila na konting... Ah, ba't yun? Konting ganun mo lang, magiging matampoy na sila. So, kailangan mo lang... minsan, kailangan mo kunwarin... Tulungan mo naman ako, kunwari! Joke! Ito na. Tinuturuan ko lang ng, siyempre, kailangan mo ng, kumbaga, technique. Mm-hmm. Kumbaga, siyempre, emotional lang nga yung asawa mo. Sasabayan mo pa. E di, ano, kuha ko. Little things that I can add up. Take pictures of her with her baby. Simple things like that. Bring her flowers, surprise flowers. Bring her favorite food. Oh, write her a small letter. Oh, di ba? Si, pero ang pinakamaganda eh, ko-compliment mo siya sa mga ginagawa niya. Yes. Para kasi, para remember na, that mas mapupush. Ang mga hormones ng moms who just gave birth ay still altered. So, we are extra super duper emotional. Ayun. So, emotional support is a long way to go. Mm-hmm. Ayun. And, syempre, yung konti niya kapag matutuloy siya. Kasi yan eh. Favorite niya. Hindi, hindi totoo. So, tip number 4 na tayo. Mm-hmm. Tip number 4, look after your relationship. First of all, kailangan amoy mo siya ang naligunod siya. Patience lang guys dahil ang mga bagong buntis ay bihira lang maligo. Uy, grabe ka! Kanina mo pa ini-insist yan? Dahil, siyempre, bawas yung time nila para sa sarili nila. Run. Ako na nga, magpapaliwanan. Siyempre kasi, before the baby, it's just the two of you. It's a love story between the two of you. Now that you have another... big boy? Love of your life. Siyempre, parang nadidivide na yung attention mo. What more, pag lagi ka bang puyat, hindi kayo masyado nakakapag-usap, pagod din yung asawa niya sa trabaho. So, ano nangyayari? Darating tulog, aalis tulog. Yung isa darating pagod. So wala, walang magandang communication. Kaya ano pa mga struggles mo? Struggles? Sa akin. Sa'yo? Wala naman. Struggle lang ako sa... Wala. Basta yun, it is healthy to look after your relationship. So siguro, if there is a chance. Limbawa, what happened?
Gusto sa mama. If there is a chance, for example, some meron po pwede na tumingin sandali kay baby kahit an hour, kumain kayo sabay ng asawa mo, usap kayo. Ah, yun, doon tayo nag-struggle kasi hindi tayo makapag-usap. Unlike ng una, na... Tayo lang yung mag-usap, lagi tayo mag-usap. Pero, okay naman. Kasi ngayon, ano eh, malaki na siya, lumalaki na siya, makulit na. Okay. Eh, nakatulog na siya. Ang dire-diretso. Mas nakapag-usap nga. Ayun. So, tip! Struggle ko rin yung laging may ulo mo dahil syempre, natin tayo sa isa't isa. Hindi ka malikot. So, tip number 5. Look after yourself, daddy. Yes, ma'am. Kasi syempre, guys, ito yung time na kailangan kayo ng mommies and babies physically, emotionally, at kahit spiritually. So, it's important that you're healthy. Ayun. So, if you are not feeling good, syempre, sino mag-aalaga sa kanila, di ba? Just that simple. So, if you feel healthy, syempre, mas ganado ka na mag-alaga. Mas, ano ka ba? Feel healthy? Ooh. If you feel healthy, good, and secured, mas magagampanan mo ang iyong roles, obligations for your wife, your partner, your baby. Ikaw lang ako mag-explain, no? Oh, na-explain ka. Syempre, dapat kailangan healthy ang unang-una mentality mo. Being inspired dahil may baby ka. Diba? Diba mas maganda ang explanation pag ang mag-explain. Una sa lahat, maging inspired ka para sa mag-inom mo. And then, doon, lahat mawawala yung pagod mo. Kahit pumiligan talog na sila, tingnan mo lang. May inspired ka, okay lang yun. Kahit pagod ka, bawi ka na lang pag day off mo. Syempre, bigyan mo ng time. Halimbawa, nag-jogging ka para nare-relax ka. And ako kasi yung technique ko, para feeling healthy ako, ano, kita mo, medyo conscious ako sa pagkain. Kasi ano eh, doon pumapasok sa mentality ko na nagiging healthy ako pag kumakain ako ng maayos na healthy foods. And then, bawas yung barkada, lalo pag nagkaka na, di ba? Focus ko sa mag-inom mo. And then, always look for the future para sa kanilang dalawa. So, you can be the... Hindi ko naman sinabing pinakamagaling ka, pero you can be the best dad pag may plano ka pala in the future. Right? You can be your best version. For him? Yeah. Huwag mo lahi away. Okay, next. Ayun na. Ayun na? 5 lang eh. Ano pang mga, ano pang pwede mong idagdag? Pwede ko idagdag sa mga new dad? Pare, bro, brother. Based on my experience, first of all, pag may baby kayo, at the right time. Kasi, para ready na kayo, and then, kaya mo nang lawasan yung pagiging binata mo. Tama? Mm-hmm. Di ba? Kasi pag nag-asawa ka yung anak na, yung para sa sarili mo, hati na yun. Hindi lang hati, 60-70% na sa family mo na. No. So, para sa mga gusto mag-anak, yun ang kailangan mo ipag-ready para sa sarili mo. Di ba? Yung responsibilidad, di ba? Yung anagis, mama.
yun ang pinakamahalaga. At kung kaya mo na mag-sacrifice all the way. Okay? Okay. Ayun lang. So, kung meron pa kayong gustong itagdag, please do comment down below. And, yeah, sana may natutunan like kayo today. Like and share. Like, share, comment, at most especially, subscribe po kayo. Pakipush na rin po yung notification bell para updated kayo when will be our future uploads. Thank you! Bye! Bye! Damn. Thank you, Boba. You are, you are, you are, you are.